22 ng Abril, Miyerkules sa 2nd linggo ng Pasko ng Pagkabuhay. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Sinabi ni Jesus kay Nicodemo, "Ganito nga kamahal ng Diyos ang mundo, kaya't ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang hindi na mawala ang naniwala sa kanya. Magkaroon nga siya ng buhay na walang hanggan. Hindi nga sinugo ng Diyos sa mundo ang anak upang hukuman ang mundo, kundi upang maligtas ang mundo sa pamamagitan niya. Hindi hinahatulan ang naniniwala sa kanya, ngunit hinatulan na ang hindi naniniwala, sapagkat hindi siya naniniwala sa ngalan ng bugtong na anak ng Diyos. Ito ang hahatulan. Dumating sa mundo ang liwanag, pero higit pang minahal ng mga tao ang karimlan kaysa liwanag, sapagkat masasama ang kanilang gawa. Napopuot nga sa liwanag ang nabubuhay ng masama at hindi lumalapit sa liwanag at baka mahayag ang kanyang mga gawa. Sa liwanag naman, lumalapit ang gumagawa ng katotohanan upang mahayag na sa Diyos ginagawa ang kanyang mga gawa." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pagsasadiwa, ganito nga kamahal ng Diyos ang mundo, kaya't ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang hindi mawala ang bawat nananalig sa kanya, kundi magkaroon ng buhay na magpakailanman. Inialay ng Panginoong Hesukristo ang kanyang buhay dahil sa kanyang pagmamahal, sa krus na naging daan ng ating kaligtasan. Ganap naman nating natamo ang biyaya at pagkakataon na makapamuhay sa pagmamahal ng Diyos ng muling nabuhay mula sa kamatayan ang Panginoong Hesukristo. Mapagninilayang maging ang kanyang pagkakatuwang tao'y hindi lamang ibinunsod ng pagkakasala ng tao. Sa halip, ang nag-iisang dahilan ay walang iba kundi ang dakilang pagmamahal niya sa ating lahat. Ganito nga tayo kamahal ng Diyos na hindi niya ipinagkait sa atin ang kanyang bugtong na anak upang makabahagi tayo sa kanyang buhay. Nilikha tayo dahil sa kanyang pagmamahal. Nagkatawang tao ang Panginoong Jesus dahil din sa kanyang pagmamahal sa atin. Nag-alay siya ng kanyang buhay sa krus at nabuhay na muli dahil sa pagmamahal. Wala nang ang dahilan pa para mamuhay tayo ng malayo sa kanya. Wala na rin tayong dahilan para manatili tayo sa buhay na walang pagmamahal sa ating puso. Pagsasagawa, paano mo na ipakikita sa iyong mga pang-araw-araw na buhay ang lalim ng iyong pananalig sa Panginoong Hesukristo? Paano mo na ipadarama sa iyong kapwa ang pagmamahal na nadarama mo rin mula sa Diyos? Paano mo napapasalamatan ng Diyos sa abot-abot na biyayang tinanggap mo nang ibigay niya ang kanyang bugtong na anak?